Ang pagtatanggol ni Ferdinand Marcos sa kasong pagpatay kay Julio Nalundasan. Taong 1938 o tatlong taon ang nakalipas matapos mapatay si Julio Nalundasan, si Ferdinand Marcos, kanyang ama, tiyuhin na si Pio Marcos at bayaw na si Quirino Lizardo ay kinasuhan ng murder. Taong 1940, si Ferdinand Marcos at ang kanyang tiyuhin ay napatunayang nagkasala at naharap sa pagkabilanggo ng 10 hanggang 17 taon. Si Judge Roman Cruz Sr. na gumawa ng desisyon ay dating naging kalaban sa politika ng ama ni Marcos. Ang hatol kay Ferdinand Marcos ay hango sa patunay na ang baril na ginamit sa pagpatay kay Julio Nalundasan ay pagmamay-ari ni Teodoro Calaw Jr., ang team captain ng UP Rifle Team. Si Ferdinand Marcos lamang ang may susi kung saan nakatago ang mga baril ng UP Rifle Team dahil si Ferdinand ay isang kasamahan ni na Teodoro Calaw at bihasa si Ferdinand sa paggamit ng baril. Ang testimonya ni Calexto Aguinaldo na kasama sa pagplano ang lubhang nagpabigat sa pagdiin kay Ferdinand Marcos na siyang bumaril kay Nalundasan. Nang sinampa ang kaso kila Ferdinand Marcos, siya ay nakatakdang kumuha ng pagsusulit upang maging abogado. Bagamat naparusahan ng pagkabilanggo, si Ferdinand Marcos ay pinayagang makakuha ng pagsusulit at naging VAR top notcher sa puntos na 98.01%. Dito nagsimulang sumikat ang pangalang Ferdinand Marcos. Bilang ganap na abogado, inapilan niya ang kanyang kaso sa Supreme Court at personal na humarap sa mga mahistrado. Si Justice Jose P. Laurel ay nagkaroon din ng parehas na sitwasyon kay Ferdinand Marcos nang si Justice Laurel ay makasuhan din ng pagtangkang pagpatay sa isang lalaki at napawalang sala din si Justice Laurel. Si Justice Laurel ay sinasabing nanghihinayang sa husay at galing ni Ferdinand. Ngunit mas maugong ang balita na ang kanyang ninong na si Ferdinand Chua ang lumakad upang mapawalang sala sila. Ngunit ang mga ito ay pawang mga haka-haka lamang. Ganito naman ipinagtanggol ni Ferdinand Marcos ang kanyang sarili sa harap ng mga hurado sa pinakamataas na hukuman ng bansa. Ako po'y buong puso nagpapasalamat sa mga kinaukulan sa pagkakataong ipinagkaloob nila sa akin upang may pagtanggol ko ang aking sarili. 10 ng aking mga kanak sa isang pagkakasalang kailanman ay hindi namin ginawa at kailanman ay hindi namin maring gawin. Muling nabuhay sa akin ang tiwa ng demokrasya ng isang malayang mamamayan ng isang malayang bansa ay maring umasa sa katarungan ng batas, sa makatuwid. Bilang isang malayang mamamayan ng isang malayang bansa ay buong aking paniniwala nang hukom ang unang dulugan ng aming lalawigan ay nagkamali sa kanyang hatol sa akin na ako ay napagbintangan na pumatay sa napaslang Deputado Julio Nalundasan. At tinitiyak ko rin na kung malalaman lamang ng hukumang ito ang buong katotohanan ay mapagtitibay ng walang alinlangan ang aking pagkawalang sala. Ito ang dahilan kagalang-galang na ako kung bakit ko tinanggihan ang pagpapatawad na ipinagkakaloob sa akin ng ating Pangulo. Ang pagtanggap ng kapatawaran ay nangangahulugan ang pag-amin sa krimen na ibinibintang nila sa akin at ito'y hindi ko mapapayagan. Sa pamamagitan ng mga kasulatan at mga dokumentong ito, kagalang-galang na upo, ay pinasisinungalingan ko ang salaysay ng saksing si Calixto Aguinaldo na siya'y bahagi at nakakita sa aming pagtatangka ng mga panahong siya'y nasa kanyang sariling bayan, 300 milyang layo. Opo, kagalang-galang na hukong 300 milyang layo sa pinangyarihan ng krimen. Pinasisinungalingan ko rin
Ang sinasabi nilang, sa hangad ng aking ama makapagiganti sa nasawi, ay inilagay ang baril sa aking kamay at inutusan akong maging kriminal. Hindi kanya ng pagkatao ng aking ama. Simula pa lang ako'y magkamal, ay nakilala ko na ang aking ama bilang tagapagturo ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Siya nagtutuwid sa naliligaw ng landas, hindi naglilipo ng lupi. Ang aking ama'y tagapagbuo ng kinabukasan ng kanyang mga anak, hindi tagawasak ng kanilang ina. Inaako niya ang anumang pabigat sa balikat ng kanyang anak. Hindi nagpapataw ng anumang pabigat. Sa paghahangad nilang ako'y mapasok sa bilangguan, ay pinipilit nila na ang sandatang ginamit ko ay replica calibre 22. Ibig nilang ipahiwatig na ang isa sa mga rifling ginagamit sa pagsasanay sa eskwelahang aking pinapasukan ay kinuha ko at ginamit ko sa pagpatay. Nasaan ang sandata? Nasaan ang sandata kagalang-galang na hukom na kanilang sinasabi na bilang katibayan sa hukumang ito na ginamit ko sa pagpatay? Bakit kailanman ang mga sandata na ari ng Universidad ng Pilipinas ay hindi nagkulang? Nasaan ang mga patunay ng mga eksperto balistiko? At bakit kailanman ay hindi sila nakapagharap ng katibayan sa hukumang ito kung ano ang uling sandata ang ginamit ko sa pagpatay? Naalala ko pa nang minsan sinabi ng ating profesor, ang batas ay likha lamang ng tao. Kaya't malimit may kamalian. May panganib na ang kriminal ay napapawalang sala. At ang mga walang kasalanan ay napaparusa. Ito sa aking paniniwala ang dahilan kung bakit itinatag ang Korte Suprema upang ipagtanggol ang diwa ng katwiran, upang pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan, upang maituwid ang anumang pagkakamali na mababang hukuman. Ito ang dahilang kagalang-galang na hukum kung bakit ako naririto ngayon, kung bakit ako nagsusumamo sa inyo, sapagkat ako'y umaasa, sapagkat ako'y nananalig na ang batas ay sandata sa paghanap ng katotohanan at ang hukuman ay santuwaryo ng mga walang kasalanan. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa mga pangyayaring may inalaman sa ating ito, at pagkatapos timbangin ang mga ebidensyang hiniharap ng magkabilang panig, napatunayan ang mga sumusunod ng lahat ng bumubuo ng lugon na wala ni isamang pagtuto. Na ang mga pahayag at salaysay ng saksing si Calixto Aguinaldo ay lihis sa katotohanan at awang kasinungalingan. Na ang binanggit na pagpupulong ng mga Marcos upang balakin ang pagpatay sa nasawing kinatawan, at ang ibinibintang na pag-uutos ng ama ng nasa sakdal sa sarili niyang anak na pumatay ay walang sapat na batayan at hindi sa panipaniwalang magagawa yon ng isang ama. At sa dahilan ang lahat ng ebidensya na iniharap ng panig ng pag-uusos ay mababaw na pagbibintang at walang matibay na saligan, pinagtitibay ng hukumang ito na ang nasa sakbal na si Ferdinand Marcos at ang kaanak ay walang sala at pinalalaya sa pag-iingat ng batas. Hanggang dito na lang muna tayo, mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.